ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 55 begged to have *X with me. Ang totoo niyan, nagtapat na si Joshua. Kanina noong nagdi-dinner pa lang sila, kung isipin ni Roxanne ang mabuti, mukhang hindi, naman yata ito ginagawa ng binata para lokohin lang siya kasi ang dami na niyang naibigay sa kanya na pera. Pero dahil ito ang unang beses na nagkita sila, hindi agad siya pumayag kasi ayaw niya naman magmukhang easy. Hindi niya rin siya lubos na kilala kaya sinuggest niya na kilalanin muna nila ang isa't isa. Ngunit pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, sobrang na-touched talaga si Roxanne dahil sa ginawa ni Joshua, kaya nagsimula siyang mag-alinlangan kung tatanggi ba siya o hindi. "Roxy, can't you just give me a chance? No na ngayon pa lang tayo nagkakilala kaya nag-aalinlangan ka, but I really like you. I swear, aalagaan kitang mabuti." Patuloy pa ni Joshua nang makita niya ang pag-aalinlangan ng dalaga. "Pwede ko ba munang pag-isipan?" 2. Nahihiyang sagot ni Roxanne. "Roxy, ano pa bang pag-iisipan mo? Isn't it yet clear how good I am to you?" Nagmamadaling tanong ni Joshua. "I know na napakabait mo sa akin, but I still have to think about it. After all, kakakilala pa lang natin. Can you give me some time?" Kinakabahang sagot ng dalaga. "Sige, Roxy, pag-isipan mo muna." Medyo hindi mapakali na sagot naman ng binata. Hindi niya na siya masyadong pinilit pa kasi alam niya na kaya sinabi ni Roxanne iyon ay dahil gusto rin niyang pumayag kaya lang. Nagdadalawang isip siya kasi medyo reserved siyang babae. At isa pa, may 30 minutes na lang siya para ibalik ang mga nirentahan niyang mga damit kaya ayaw niya nang mag-asaya pa ng oras dito. "Okay." Marahang tumango si Roxanne. Habang hindi nakatingin ang dalaga, pumara si Joshua ng taxi. Pagkatapos huminto ng sasakyan sa tabi niya, agad niyang binuksan ang pinto at sumakay. "Ah, Joshua." Plano pa sana ni Roxanne na samahan ang binata sa hospital pero sa isang iglap lang, nakasakay na ito sa sasakyan. Pinanood ng dalaga ang papalayong taxi nang may ngiti sa kanyang mga mata. Kahit na lubos siyang nalungkot dahil binugbog ng mga lalaking iyon si Joshua, at least, nakatulong ang pangyayaring iyon para tuluyan niyang makilala ang dalawang tao. Una ay si Cyrus at ang pangalawa ay si Joshua. Kanina, noong nagdi-dinner pa lang silang dalawa ni Joshua, naisip niya na baka dahil kay Cyrus kaya siya tumanggi sa kagustuhan niyang maging girlfriend niya. Pero ngayon, sa tingin niya ay nakilala na niya ng lubos si Cyrus. Talagang disappointed siya sa ginawa niya. Tatanungin niya pa sana siya kung papayag ba siya if ever maging sila ni Joshua kasi siya lang ang nag-isang kaibigan niya sa lugar na ito. Pero pagkatapos ng pangyayaring ito, nawala ang lahat ng good impression niya sa kanya, at napalitan ito ng galit at pagkasuklam. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad na pabalik si Roxanne sa building. On the other hand, nasa good mood si Joshua habang nakasakay sa taxi. Kahit nabigla na lang siyang nabugbog ngayon, feeling niya ay worth it lahat ng pasa at bali niya sa katawan kung mapapapayag niya si Roxanne na maging girlfriend niya. "Boy, ihahatid ba kita sa hospital?" Nag-aalalang tanong ng taxi driver nang makita niya ang mga sugat at dugo sa mukha ni Joshua. "Bakit ako pupunta doon para lang sa ganitong kaliit na sugat? Ihatid mo ako sa Lucky. But IQ." Pasiga na utos ng binata habang pinupunasan ng dugo sa kanyang mukha. "Sak, sak, mga kabataan na talaga ngayon." Napailing na lang ang driver pagkatapos ay nag-drive na papunta sa lugar na sinabi ng binata. Habang nasa biyahe, nilabas ni Joshua ang cellphone niya, in-open ang forum ng Laguna University, at nagsimulang mag-type ng article na may pamagat na confession success. 3 days before booking a motel room with the female live streamer. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinast na niya ang article. Nilagay niya pa ang snake photo nila ni Roxanne habang kumakain. Kahit nalagpas na ng alas 10 ng gabi,
Mayroon na agad na mahigit 3,000 likes and comments ang post niya, wala pang 5 minuto ang nakakalipas. Proud na proud si Joshua habang binabasa ang mga comments. Alas 8 kinaumagahan, dumating si Cyrus sa classroom nila. Nang pumasok siya sa classroom, lahat ng mga estudyante na nandoon na ay pinanood siya ng may pandidiri sa kanilang mga mata. Kahit na hindi pa siya nagtatanong, alam na kaagad ni Cyrus kung ano ang nangyayari. Pinagkalat na siguro ni Nakai ang nangyari kagabi sa bar, kaya ganito na lang kung tingnan siya ng mga kaklase niya. Oh, andito na si Cyrus. Bakit late ka? Hindi ba't madalas ka naman maaga dumadating? Sarkastikong bati ni Jenny sa kanya. Anong pake mo kung anong oras ako papasok? Walang ekspresyong sagot naman ni Cyrus. Classmates naman tayo, hindi ba ako pwedeng maging concerned sa'yo? Patuloy pa na sabi ni Jenny. Hindi ko kailangan ng concern mo. Pagkasabi nito, dumiretso na si Cyrus sa upuan niya. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, Cyrus? After all, we have exposed your lies last night. Pangungutya din ni Diana. Siguro dahil sa nangyari kagabi kaya nagkaroon ulit ng lakas ng loob si Diana na ay provoke si Cyrus. May kailangan ka? Kalmadong tanong ni Cyrus habang tinitingnan pataas at pababa ang dalaga. Wala naman, gusto lang kita nakamustahin. Nakangiting sagot ni Diana. Okay lang. Malumanay na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa upuan niya. Huwag ka munang umalis, sabihin mo muna sa amin kung ano ang nangyari kagabi. Nagtataka talaga ako kung ano ang sinabi mo doon sa babaeng yun, kaya napaniwala mo siya. Na mayaman ka, nang makita ni Faye na lalagpasan lang siya ni Cyrus. Hinailan niya ito sa braso para patigilan, akala niya, kaya tuloy-tuloy ang lakad ng binata ay dahil nahihiya siya, kaya gusto niya pang mas pahiyain pa siya rin todo. Walang balak si Cyrus na makipagtalo sa tatlong babae tungkol sa nangyari kagabi, pero nang makita niya si Diana na gusto pang magsalita, samahan pa ng Joshua na iyon, bigla siyang nakaramdam ng inis, kaya ang ginawa niya, huminto siya at malamig na tinitigan si Diana. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Galit ka ba kasi nilantad namin ang mga kasinungalingan mo? Gusto mo akong saktan? Ganun ba? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi niya rin mapigil ang mapa-address ng dalawang beses. Diana, nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-ubad sa motel, umiiyak, at nagmamakaawa para makipagtalik ako sa kanya? Napakakalmadong tanong ni Cyrus kay Diana. Boom! Parang may sumabog na bomba sa classroom dahil sa sinabing ito ni Cyrus. Ang mga estudyante na kanina ay nanunuya sa binata ay naestatwa dahil sa gulat. Nanlalaki ang mga mata nila at nakanganga ang bibig. Senyales na hindi talaga sila makapaniwala. Kahit si Diana mismo ay hindi lubos akalain nasasabihin nito ng binata. Parang iniputan ng bong adarna si Diana. Dahil nakatayo lang siya sa harap ni Cyrus na parang bato.